isa pa sa mga nakapagpakinig sa'yo, yung kissing scene niyo ni Coco. Ina-assure nga mo ni tatay, ni Tito Bella, landi-landi yun. Nagpagaling-galing ko. O kasi Lovi, alam namin na super close din naman kay ni Coco even before nag-team up nyo. Kasi syempre kay Tita Susan, iba dahil Susan Roses. So, mas naging madali pa sa'yo, mas naging mahirap na magkaroon kayo ng kissing scene ni Coco knowing na ano kayo, close kayo, off ka. No, paano ba ako sasagutin? Mahirap naman hindi kinigil eh. Sabi ko nga, nagdidirect pa lang siya. Nakinigil po. Bakit nakatingin sa akin na? Mahirap kasi talaga hindi kinigil. Di ba may partner na nag-entrance ko? Hindi mo maiiwasan eh. Kasi parang pag pinapunod mo pa lang si Coco nung nagdidirect at the same time, habang ginagawa yung eksena na yun, siya pa din yung nagdidirect habang nakikisig si Coco. May kita mo siya pa yung afternoon, siya pa yung magkakot, siya pa magsasabi na kung saan. So, mahirap hindi kinigil talaga. Pero Coco originally ba, part ng story yun? Or naisip mo na lang yung nadaman habang ginagawa na, habang kumakot mo na yung actually, ganun yun eh. Coco, kasi ang ganda na tanong ni Jarison ako bakit. Dahil nalilig kayo sa improv eh. So yung kissing scene ba yun, improv din yun? Or is it really part of it? Kasi sinadya ko lang yun. Hindi, naisip ko yun ora mismo. Nung ano, sabi ko ganun, sabi ko maganda to after ng pagka-uwi niya, napanaginipan niya pa, pumalo up yung nangyari. Kasi wala naman nangyari nung tibu, kinilig lang siya na na-appreciate niya na merong pumalit dun sa escort niya eh. Pero, ang pinaka-nakakaano dun, kasi dapat sa totoo lang eksena namin, nag-kiss lang kami ng isang spot. And nung naramdaman na namin yung music habang sumasayaw kami, nagdire-diretso na. Kumbaga, parang hindi na lang kami na gano'n. Na, naramdaman namin eh. Ha? Hindi scripted. Kasi sabi ko nga, actually, pinakikiramdaman ko si Lovi. Kasi syempre nahiya ko as an actor, lalaki pa ako. Baka magmukhang nag-take advantage ako sa eksena, ako pa nag-din. Eh, nung naramdaman ko na parang nararamdaman ni Lovi yung eksena, pinaramdam ko na rin sa kanya yung eksena. So, sila na kaya rin ako yung kanino. Yun eh. Naramdaman eh, dinaray-diretso na namin. Sabi nga ni Ma'am Charo, dapat, si Ma'am Charo kasi sabi niya, sobrang ano, fans ng, ano, kailangan chemistry. Sabi niya gano'n, pag walang chemistry yan, hindi tatayo yan, sabi niya gano'n. Eh di syempre may pressure yun, nasa likod ko yun, hindi nawawala sa isip ko yun. Kailangan maramdaman yung chemistry. Pinaramdam namin yung chemistry doon. Kaya, yun, naging successful naman. Kaya, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga manalo. Kaya nabusi tangkang. If I may add something, Coco kasi as an artist is very intuitive. Oo. So, he goes with the flow of his character or of the scene. Kaya natural na natural lumalabas. Yung paglalahad niya, di ba? There's a flow, a natural flow of events. So, sabi ko nung napanood ko, direct, nakakakilig. Tamang-tama yung ginawa mo. And he just went with the flow, di ba? Very intuitive siya as an artist. Thank you. Pwede po isang bonus question na lang. Kasi, Coco, sa totoo lang, katulad nga ng mga sinasabi nila, parang ikaw lang ang makakagawa na mapagsama-sama mo yung pinakamagagaling sa industriya. Even sa mga movies, parang bihira natin makita yung ganito, na may ganito kalaking cast, ganito kagagaling. So, ang question ko is, saan ka humuhugot ng inspiration na sumugal?